A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee Cavite Page. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Russet. Yes, amen, praise the Lord all the time. Amen, God is good all the time. Praise God. God is good. Totoo yun. All the time. God is good. God is good all the time. Thank you, Lord. God is good all the time. All the time. God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting. Live na live dito sa Jesus Coffee Church. Monday to Friday tayo, alas 7 ng gabi. O si Pastor Ruben, mapagpalang gabi sa mga kapatid natin. Salamat sa Diyos. Hello sa inyo dyan. Binabati namin kayo. Good evening, good evening. Hello po, Mami Beng sa inyong family. Kuya Brother Ding Dong, Sister Michelle, Brother G-Boy, si Snowy, Sister Jen. Good evening, Ate Ruth, Sister Patricia, Raymart Cabrera. Ayan, Sister Charity. Ayan, salamat sa Lord. Kay Elizabeth, invite mo yan, sis, no? Salamat sa Lord. Elizabeth Setier. Okay, Setier. Sister Arlene. Good evening po, Sis Arlene. God bless sa buhay mo. Sister Mel, sa iyong family, Sis Amy, Sister Lola, Sister Faustina, Sherry Clarion, Alexa. Salamat sa Panginoon. And muli, na-invite namin kayo to join us sa ating digital evangelism. Huwag tayo mapagod. Huwag magsawa. Tuloy-tuloy lang. Mag-share ng live. Ayun, pakiclip na yung share natin. At pakitag na rin yung mga mahal natin sa buhay. Hello sa iyo. Mapagpalang gabi. Salamat. Nakahabol ka. Lala, bro na. Hello po, Sister Ate Ricadel. Good evening, Kuya Zen. Salamat sa Diyos. Ate Jeng. Kuya Lix. Hello sa iyo, Pia. Brother Shamir Isip. Sister Ibeng Austral, konbawa sa mga kapatid natin sa Japan, si Stes Gomez, kamusta kayo? Lumindol kanina, no? Pero purihin ng Diyos, tayo ay ligtas at nagpapaalala talagang marami pang mga magaganap na lindol kasi simula na yan, ang birth ng labor pains sa muling pagbabalik ni Jesus. Kaya hataw tayo sa gawain, sa paglilingkod. Brother Romy, Sister Celine! Ay, sabay-sabay tayo mag-tag ng ating mga mahal sa buhay. Salamat yan, hindi mo yan ginagawa sa tao, ha? Yan ay para kay Lord, pagdilikot mo yan. Hello sa'yo, Sister Mao. Good evening, Tita Lorna Avelino, Sis Noemi, Sister Chen, Brother Francis. Binabati din natin mga kapatid natin sa Coffee Breeze. Sister Chen Gonzalez, salamat sa Diyos. Hello, Leonie Rose, Mami Belle, Kuya Renzo, samahan nyo kami tonight. Hingi tayo ng gabay sa Lord sa panalangin. We invite you to just close your eyes and bow your heads. Nasaan man po tayo, hingi tayo ng pagpapala ng Panginoon. Salamat, Panginoon, aming Ama sa langit. Niluluwalhati, pinupuri, pinasasalamatan ka namin. Araw-araw, nararanasan namin ang iyong kabutihan. Pabor, pagpapala, proteksyon, paggabay, pag-iingat. Salamat, Lord. Kaming lahat, nararamdaman, nararanasan namin ang iyong pag-ibig. And for that, Lord, we just want to praise you. Patuloy ang pagpupuri, pagpapasalamat sa pagkakataong ito na muli magkakaroon kami ng panahon na makapakinig ng iyong salita. Dalangin po namin ang kapuspusan ng Banal na Espiritu. Mangusap ka sa amin, Panginoon. Palakasin niyo po ang aming mga loob na hindi kami nag-iisa sa laban. Na ipinagkaloob na sa amin ang tagumpay sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa dami man ng mga problema, pagsubok na aming hinaharap. Kami nagpupuri, hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil kahit mahirap ang buhay, may mga kapighatian, may kapaitan, nagpapasalamat kami kasi hindi mo kami iniiwanan. Kasama ka namin, Panginoon. Salamat po dahil sa mga pagsubok na ito, lalong tumatatag ang aming pananampalataya. Lalo kaming napapalapit sa iyo. And tonight, Lord, we just want to worship your name. Dalangin po namin, Lord, itouch mo yung mga puso namin. Buksan niyo po upang maitanim ang iyong salita. Tumubo, lumago, magkabunga, makita mga pagbabago sa aming buhay at magbibigay ito ng karangalan, kaluwalhatian sa iyong pangalan. Hayaan niyo pong maranasan ka namin ngayon, Ama. Nasaan man kami, ang iyong presensya, kapayapaan, ang provision, ang proteksyon.
Let us experience your presence, Lord God. Muli, Lord, ang aming panalangin sa mga awiting ito, mga matuwid, itong ulit mang mabuhal, makakabangon ulit. Ano man ang mangyari sa amin, Lord, tutulungan mo kaming makabangon. Sa kalakasan at sa kapangyarihan ng Espiritu, sa iyong grasya, magtatagumpay kami. Salamat, Panginoon. Manahan ka po sa pagpupuri ng iyong mga anak. Samahan niyo kami ngayong gabi. Lahat ng ito, Lord, tinatanggap namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan, salamat sa Diyos, kapatid. Kung kakapasok mo pa lang, kakatapos lang natin mag-pray, welcome sa ating OPM online prayer meeting. Live na live tayo dito sa Jesus Comfy Church. Mondays to Fridays, alas 7 ng gabi. Ako si Pastor Roban, mapagpalang gabi sa mga first time. Pakitype dyan, you blessing. Ayan, good evening, Mami Adin, Sister Abby, Casimiro, Nina Amor, Brother Jonar, Sister Winnie, congratulations. Ayan, good evening, Abby, Adeline, Aubrey Cheng, Mami Rose, good evening, Princess Laksamana, hello, Joy, Sister Gina, Brother Willie, Nanay Siling. Happy birthday kay Clarence sa ating Kids Church Ministry. Good evening, Brother Henry Miguel, JP, good evening. Salamat sa Diyos. Tita Nita, Tita Lorna Aplacador. Yes, good evening po sa inyo. Brother John and Sister Cynthia Oleta. Yan, kapit na namin kayo. Dalangin ko, magkita-kita ulit tayo. Pag-pray natin ang ating physical gathering. The Lord is protecting us, is blessing and guiding us. Good evening din sa inyo, Mami Jo, Sister Erlinda Manalag. Samahan niyo po kami sa OPM. Gamitin natin yung pagkakataon, kahit online. Let us gather in the name of Jesus and worship the Lord. Sa mga awiting ito, kakantahin natin, bangon. Kaya, ano man naman nangyari sa buhay natin, bangon lang. May kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Sister Josefa de Ocampo, good evening po. Sister Tess Estabilio, sa mga kasama mong nanonood dyan, God bless you. Sister Reynaline Liboon, Marinel, good evening, Marinel. Ayan, salamat sa Panginoon, sama-sama. Awit tayo, bangon ang ating aawitin sa ating Diyos. Come on, let's worship the Lord. Sige raw. Bangon! Salamat, Lord. Babangon muli. Praise the Lord. Sa kalakasan para bumangon, Panginoon. Thank you, Jesus. Mapalad ang mga taong sumusunod. Mapalad ang tao na nanalig sa iyo. Hindi mabibigo. Amen. Di matitina, dumating may bagyo. Nakatayo siya sa bato. Itaas ang kamay, iyong wagayway. Ang bandila ng ating tagumpay. Huwag kang malumbay, sa Diyos maghintay. Sabay-sabay! Bangon ang sigaw ng pusong hindi pagagapi. Ano man ang hamon, bangon, buong tapang harapin. Tumayo ka't magningin, kamay ng Diyos ay abutin. Bangon! Amen! Tuloy-tuloy sa pagbangon. Sa bawat hakbang, kaligtas ay tiyak. Si Jesus ang kalasan. Sa laban ng buhay, hindi aatras. Amen! Panginoon ko ang lakas. Itaas ang kamay, iyong wagayway. Ang bandila ng ating tagumpay. Huwag kang malumbay, sa Diyos maghintay. Sigaw mo! Bangon! Ang sigaw ng pusong hindi pagagapi. Ano man ang hamon, bangon, buong tapang harapin. Tumayo ka't magningning, kamay ng Diyos ay abutin. Bangon,
ng sigaw ng pusong hindi pagagupi. Amen. Aluman ang hamon, bangon, buntapang harapin. Tumayo ka't magningning, kamay ng Diyos ay puti. Maghintay tayo sa Panginoon. Pagkakalooban tayo ng kalakasan. Salamat sa Diyos na buhay. Salamat, Panginoon. Sa tuwing ikaw ay napapagod at nanglalata, maghintay ka lang sa Diyos at magtiwala. Ikaw ay lilipad na tulad ng mga agila. Tatakbo ngunit hindi ka manghihina. Lumalakas, sumisigla. Lumalakas, sumisigla. Bangon ang sigaw ng pusong hindi pagagampi. Anuman ang hamon, bangon, buong tapang harapin. Tumayo ka't magningning, kamay ng Diyos ay abutin. Bangon ang sigaw ng puso. Ano man ang hamon, bangon, buong tapang harapin. Kamay ng Diyos ay abutin. Bangon. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Binangon tayo ng Diyos ngayong araw at salamat sa Diyos sa pagkakataon, sa kalakasan, sa kalusugan, sa mga pagpapalang hinahanda sa atin. Salamat sa Panginoon sa pagsama mo, sa pag-awit natin. Bangon, ayan, recorded na po yan sa ating YouTube channel, Jesus Comfy. Salamat sa Panginoon sa ating media ministry, sa ating wow, sa men's, sa women's, patuloy na nag-encourage sa ating mga kapatid na ano man ang mga pinagdadaanan, nabuwal man, marami mga failures, mga pagkadapa, patuloy tayong binabangon ng Panginoon. God bless you! Kung kakapasok mo pa lang, welcome ka namin dito sa OPM Online Prayer Meeting. Live tayo sa Jesus Comfy Church. Mondays to Fridays tayo, alas 7 ng gabi. Kaya, i-commit mo yung isang buong taong ito, 2021, sa gawain ng Panginoon sa kanyang salita. Mabibless ka, magbabago ang buhay mo. At kahit ano man ang sitwasyon, panahon, may pandemya, ang Panginoon ang magbabangon sa ating lahat. Amen! Salamat sa Panginoon sa ating mga faithful kingdom partners and givers. God bless you as continue to give. Salamat sa mga kapatid dati na patuloy nagsumusuporta. Hindi lamang sa panalangin, maging sa kalang pagsamba, sa pagbibigay, sa gawain ng Panginoon. God bless you sa ating mga faithful kingdom partners. Ayan, thank you Lord din sa ating mga kapatid. Kung kaka-join mo lang, ini-invite ka namin na mag-join sa ating digital evangelism. Ito po yung pagbabahagi ng salita. Ito po yung pag-share ng kabutihan ng Panginoon. Pakiclick yung share button. Ayan, sabay-sabay tayo. Share and then write post. And then i-post mo na. Salamat sa Panginoon. Ganun din sa mga kapatid natin. Salamat sa Diyos. Nagtatag kayo ng mga mahal sa buhay. Muli, ito ay gawain. Ito'y paglilingkod natin para sa ating Panginoon. Hindi yan sa tao lamang, kundi sa ating Diyos na buhay. Good evening sa mga kapatid natin. Binabati namin kayo. Hello sa'yo, Francesca, Sister Celine. Good evening, Brother Jesus Magay, Brother Randy. Good evening, Sister Corazon Ilagan. Salamat sa Diyos. Sister Michelle, Sister Lynn Torena, Quaresma, God bless you. Mami Kylie, sa mga kapatid natin sa Japan, sa ating J-Comfy Canada. Sister Charity, Brother Roy, Sister Ara, Sister Jem. God bless you, Sister Jem. Sister Jem Torres, Sister Jen Carlos. Happy to see you, Sister Jen, sa mga kapatid natin. Salamat sa Panginoon at sa family mo, Brother Eric. Kuya Nix, ayan, salamat sa Panginoon. Sister Sam Malingin, sabay-sabay tayo. Maya-maya pag-usapan natin ang salita ng Diyos patungkol sa kanyang pangalan o yung covenant names. Kung sino siya, yung kanyang pangalan, tanggapin natin at mangyayari yun
sa ating mga buhay. Pero bago tayo pumunta doon, coffee break muna tayo mga kapatid. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Radio. Meeting. Salamat sa Diyos sa ating Coffee Break question. Para ano ba itong Coffee Break? Dito po sa ating Jesus Coffee page, kung na-like mo na na-follow, may mga question dyan. Everyday yan. Sagot ka doon sa four picture, one word. Nakalagay doon form sa unang picture. Tapos may baby, tapos may nagninit, di ba? Tapos mayroong ano, pregnant na babae. Ang ibig sabihin nun, mabubuo mo yung verses doon. Kaya mag-join ka, may mga sagot dyan na Bible verse, which is matatagpuan sa Psalm 139 verse 13. Ang ibig sabihin yan, you formed my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. Sinasabi ng salita ng Panginoon sa mga awit na alam ng Diyos ang buhay natin. Lahat ng patungkol sa atin. God created us. And the word knit, talagang ultimate, the smallest details, yung ating mga buhok bilang ng Diyos. You know? Kilala niya, alam niya na nagpapakita lang na God knows us completely. At kung kilala niya tayo completely, alam ko rin na He knows the best for you and for me. He knows the best, He knows what is right. Kaya ito ay pagkakataon na sa Kanya natin ipagkatiwala ang ating buhay. At sumunod tayo sa kagustuhan niya, sa kalooban niya, kasi alam natin, kilala niya na tayo. Siya gumawa sa atin at maganda yung plano ng ating Panginoon sa buhay natin. Salamat sa Diyos sa ating topic. Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Ayan, salamat sa Diyos sa ating mga coffee break participants, sa mga members, sa mga nagjo-join sa OPM. Hindi lang sa ating Jesus Coffee page, maging kapag nagjo-join ka sa live, pwede kang sumagot kapag nakapagbasa ka ng Bible. Nabasa ko yan! Ito yung tanong na pangalawa, no? Sa mga live viewers natin, kapag ikaw ay tama yung sagot mo, ipiprint screen yan, kasama ka sa electronic raffle, you can win loads and prizes dito sa Jesus Coffee Church. Ayan, good evening Sister Jenny Ferratero, new blessing. Sister Jenny, Brother Morillo, Jake. Ang tanong, Sister Cyril Ann, sino, okay, yung dalawa na kasama ni Moises nung umakyat sila sa bundok? Taas ng bundok, tinulungan siya kasi nangawit na yung kanyang kamay sa kanyang panalangin. Sino yung dalawa na tumulong sa kanya na nagtaas ng kanyang kamay hanggang sa nanalo na nga yung mga Israelita laban sa mga Amalekites? Sino yun? Sagot na, comment down. Dalawa. Habang tinitay natin yung mga sagot natin, good evening Brother Huge, Mommy Ruth, Sister Mira, Brother Yuri. Good evening Sister Maricel, Brother Ken, Sister Novi. Sino pa nandyan? Salamat sa Panginoon. Sister Luz Lazatin. Okay. Okay. Touch move ba ngayon? Touch move. Okay. Pag nasagot na ay hindi na pwedeng bawiin. So itong dalawa na ito, mababasa natin yan mamaya. Kaya buksan nyo na yung Bible nyo sa Exodus chapter 17. Exodus chapter 17 verse 8 to 10. Ayan, makikita natin kung paano nagpakilala ang Panginoon sa kanyang pangalan. Alright, chapter 17 verse 8 to 10 ng Exodus. Habang binabasa nyo, binubuksan ang mga Bible. Kung may Bible ka, thank you Lord. Pakitay dyan, I am ready. Brother Alan Morales Lero, God bless you. Magandang gabi po. Sister Cel de los Santos, mga kapatid natin sa Russia. Sister Riz Encarnacion, sa mga kapatid natin sa California. Brother Ronel, Sister Kay, ating Bishop Reverend. Praise God, praise God. Ayan, salamat sa mga comment natin. Mababasa natin ang sagot. Exodus chapter 17, verse 8 hanggang 10. Ayan, salamat sa Lord. Christopher Montoya, hello sa iyo, brother. Sister Josie Nogoy, good evening po. Sige, sabay-sabay, basahin natin. Exodus chapter 17, verse 8 to 10. Nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim,
Sinalakay sila ng mga Amalekita, mga Amalekites. Sinabi ni Moises kay Joshua, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Joshua ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moses naman kasama si Aaron. Ayan, si Aaron at Hur. Okay. Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Samahan niyo po kami, manalangin tayo. Panginoon, salamat po. Tonight we just want to welcome your presence. Give us wisdom, knowledge, and understanding sa lahat po ng mga mensahe, sa lahat salita na aming tatanggapin. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng pangunawa at maging buhay namin, manampalataya, maniwala kami na ikaw nga ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay sa aming lahat. Maraming salamat, Lord. Magsalita ka po. Makikinig kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan, salamat sa Diyos. Pagpapatuloy natin sa ating serye, Covenant Names. Covenant Names. Ang mga pangalan ng Diyos sa lumang tipan, siya po'y nagpakilala sa mga Israelita. At hanggang ngayon, kapag nakilala mo ang Panginoon Jesucristo, tinanggap mo siya sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas, when we say covenant, meron ng, alam mo yun, meron ka ng connection, relationship, meron ng agreement between God and you na kung ano yung kaya niyang gawin, ano yung pangalan niya, yun ay gagawin niya sa ating mga buhay. Pinag-usapan natin how God is our Jehovah Jireh. Ibig sabihin, the Lord is our provider. Yun yung una eh. Kung paano siya nag-provide ng lalaking tupa, no? Para maging kapalit, na iaalay, instead of Isaac, nabuhay nga si Isaac, no? Hindi siya napatay. Yun nga ang pinatay yung lalaking tupa. Si Jesus yun. Kahapon pinag-usapan natin how God provided healing for the bitter waters of Mara. Yung kapaitan. Ginawa ng Panginoon, pinagaling niya yung tubig para maging inumin. Magbigay sa atin ng refreshment. And alam niyo yun, sa pamamagitan ng piraso ng puno ng kahoy. Alam mo, punong kahoy, yung puno, okay? Yung puno na yon ay nagre-represent ng krus ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya if you want healing, you go to the cross of Jesus Christ. Pag-uusapan natin ngayon is Jehovah Nissi. Ayan, Jehovah Nissi. Mamaya malalaman niyo ang ibig sabihin niya, pero bago tayo pumunta doon, meron lang akong question sa ating lahat. Ikaw, nanonood, nakikinig, naranasan mo na ba sa buhay mo na mag-join ng isang contest na first time? Okay? Sino rito may mga first time experience sa mga estudyante sa Quiz Bee? Di ba? O maaaring sa isang game, basketball, badminton, or maaari, napakaganda mo, gwapo ka, sexy ka, sinali ka ng ano, sa pageant. Okay? Beauty contest. Okay? O maaaring sa mga nag-aaral, first time mo mag-report. Talagang, wow, grabe yan, di ba? Or mga nagtatrabaho, first day of work. Para bang alam niyo pag first time, talaga ano ba yung experience mo, kinakabahan ka eh, di ba? Merong may mixed emotions na hindi mo alam ang gagawin, hindi mo alam kung paano ka magsisimula. Ah, first time ko kasi to eh. And I know a man na talagang first time niya sumali, gwapo kasi talaga to eh. Sa pageant. sa dami-dami po ng mga pinipiliin, talaga naman siya po yung napili kasi talagang gandang lalaki talaga at saka lakas ng appeal nito eh. At sa, alam mo yun, siya sa lahat ng mga contestant, underdog siya. Okay, kumbaga parang yung mga tao, ah, wala yan, hindi yan mananalo. Sa question and answer, talo yan, mahina yan. Mahina yung kanyang ulo kasi ganito lang siya eh. Hindi ganun kaganda yung kanyang pinag-aralan eh, di ba? Pero alam nyo, sa kanyang first time na pagsali doon sa pageant na yon, talagang meron siyang ginawa na something na nagbigay sa kanya ng tagumpay. That person is underdog pero siya yung nag-champion. At ito yung kanyang ginawa. Ayan. Siyempre, hindi ko sasabihin kung sino. Alam nyo naman yun, kung sino talaga yung ano eh. Nakakita nyo sa salamin kung magandang lalaki talaga eh. Okay. Alam mo, sumali siya. Tapos sabi niya, yung mga tao ng question and answer na, talagang kumakamot na sa ulo yung mga kasama niya. Naku, mahina to. Kasi, ano yan eh, baka talo kami dyan sa ano, question and answer. Pero alam mo, ganda nung sagot niya. Nanalo nga siya.
Siya yung champion. Tinalo niya yung mga inaasahang magcha-champion. Grabe talaga. Meron siyang ginawa. Simple lang, nanalangin siya sa Diyos. Nasabi niya, Lord, first time to eh. Hindi ko alam masasagot. Hindi ko alam kung paano itong gagawin. Kinakabahan ako. Mixed emotion, sabi niya. Pero siya yung nanalo. Ganito po yung na-experience ng mga Israelites in their first time. Sa paglabas po nila ng Egypt. Alright? Remember that story na sila po yung naging alipin sa Egypt and God has delivered them. Okay? Delivered them from the Egyptian slavery at sila po ay pinawid ng Diyos sa Red Sea. Nung binasa natin sa verse 8 ng Exodus chapter 17 verse 8, ang mga Israelite nasa Rephidim, nakalampas na sila ng Red Sea, sinalakay sila ng mga Amalekites. So itong mga Amalekites na ito, yung pag-atake sa kanila, it was their first time experience kung paano makikipaglaban. Kung paano ba makikipaglaban, paano ba makipagtagaan, makipagsibatan. Alam mo yun, hundreds of years, alipin po sila sa Egypt. Never pa silang naka-experience kung paano sila makipaglaban. Kasi po nung hinahabol sila ng mga Egyptians, at talagang ang Lord ang nakipaglaban sa kanila. Remember that na si Lord yung nagsara ng Red Sea para matalo yung mga Egyptians na humahabol sa kanila. And right now, Lord, first time namin to. Kera, paano ba kami makikipaglaban? Paano gagawin namin? Alam mo yun? It is life and death experience. Ang hirap naman ang pagka first time nito eh. Hindi pa po sila marunong lumaban for their life. Alipin lang sila. There were slaves in Egypt. Kaya ang sinabi ni Moises sa verse 9, sabi niya kay Joshua, and it was the first time na nabanggit si Joshua, ayan na, talagang sumunod lang si Joshua, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. And nung sinabi ni Moises kay Joshua, oh, sige, makipaglaban kayo. Ha? Huh? Hindi kami marunong makipaglaban. The back of his mind, paano gagawin namin? Basta, sabi ni Moises, basta manguna ka lang, makipaglaban ka lang. I want you to understand the story. Siguro yung iba alam na nito, yung story nito. Pero it was their first time. Alam mo yun? Siguro yung iba nanginginig pa sila, di ba? Hindi nila alam kung paano hawakan yung espada, yung sibat. Sabi ni Moises, basta lumabang ka lang dyan, Joshua. Pangunahan mo. Ako naman, sabi ni Moises, hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng borol. So in this battle, makikita natin na hindi lang siya physical, meron ding spiritual attack na gagawin ang mga Israelita. In the time na hindi nila alam ang gagawin, physically nandun sila sa pakikipaglaban but also they know how to fight spiritually. They understand the people of Israel, Moses as their leader. They have an understanding that alone by themselves, hindi nila kayang manalo. Na kapag sila'y nakipaglaban, Lord, teka, hindi kami makipaglaban. First time na gera ito sa buhay namin. They need God. Alam mo yun, talaga yung dependency nila sa ating Panginoon, naroon. Hiniling nila ang tulong ng Diyos. And if you're listening and watching this message, maaaring marami kang galing. Pastor, sanay na ako eh. Pastor, sanay na ako sa office. Magaling ako sa school. Alam ko na yan eh. Punong-puno ko ng talent eh. Eh talagang araw-araw ko na itong ginagawa eh. Praise the Lord for that if you have ability, skills, and talents. But God is the one who will give you the victory. Sina Moises, hindi nila alam kung paano makipaglaban. Si Joshua, hindi niya rin alam. First time nga nila eh. Paglabas nila ng Egypt, paglaban si Joshua physically and si Moises naman sabi niya, habang nakikipaglaban kayo, doon ako sa taas ng bundok. Sinunod ni Joshua ang utos ni Moises. Hinarap niya ang mga Amalekites. Si Moises naman kasama sina Aaron at Hur. So tatlo sila doon. Nagpunta sa Borol. So mataas yun. It's a high place para makita nila kung paano makipaglaban. Alam mo yun, ang purpose nun para makita nila. Para they will be overseeing the battle na naglalaban in the physical. And also, sila ay makita ng mga Israelita na hindi sila iniwanan. Alam mo yun, kapag nasa taas, madali mo silang makita eh. And yung kanilang purpose sa pag-akyat ng burol na yon is para manalangin. Kasama niya si Aaron at si Hur. Si Aaron kapatid niya to, si Hur pinapaniwalaan, asawa to
ng kapatid ni Moises na si Miriam. Eto na. So, let's get it on. Naglalaban na sila. Etong ginawa ni Moises. Sa verse 11, kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, alam mo yun, nananalo yung mga Israelita. There's something doon sa kanilang panalangin sa Diyos. Kapag nananalangin si Moises, no, talagang, Lord, tulungan niyo po kami. Manalo po kami. Makipaglaban. Nakataas yung kanyang kamay. Nananalo. Kaso, pag naibababa niya, nananalo naman ang mga Amalekites. So while Joshua was busy in the physical battle, Moses was also busy in the spiritual battle. Na makikita natin doon sa sinabi sa Bible na sa tuwing nakataas yung kamay ni Moses, nananalo sila, it means that the faith of the Israelites to win the battle is depending on the intercession of Moses. Intercession. Habang nananalangin si Moses para sa mga Israelita, nananalo sila. Habang nagpe-pray siya, talaga nagtatagumpay yung mga Israelita. Pero pag nababa na, nananalo yung kalaban. And alam mo yun, the word dun yung nakataas yung kamay. Maaring iba sa atin, pag nagpe-pray, naka-cross fingers tayo, hold yung ating mga kamay, tapos close our eyes. Hindi naman masama yun. Pero itong prayer ni Moises na ito, I believe yung kanyang pag-pray, may kasama worship. May kasama kapag nakataas ang kamay, it means surrender. Na lahat ng mga ginagawa ni Moises, life and death ang magiging resulta nito for the people of Israel. Alam mo, there's something in Moses na nakita ko dito. There's something in the life of Moses sa kanyang panalangin sa pakikipaglaban. Because if you look back sa buhay ni Moises nung bago siya tawagin ng Panginoon, ang alam niya lang pakikipaglaban, physical eh. Meron siya nakita na Hebrew, yung kalahi niya na pinahihirapan ng Egyptian. Ang ginawa niya, pinagtanggol niya, napatay niya nga yung Egyptian eh. Kasi siya gusto niya makipaglaban eh. He fight on his way, gusto niya laban agad. Pero for this time, ang pakikipaglaban ni Moises, hindi na physical, spiritual na. Tingin ka rito, nangungusap ang Panginoon sa atin na sa bawat laban, sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, hindi lang ito physical battle, kapatid. Yes, importante na nag-show tayo, nandun tayo. But there's something in the spirit. Kasi kung physical lang ito, hindi na kailangan, manalangin pa ni Moises. Sumama na lang siya dun eh. Pero alam ni Moises na ang pagtatagumpay ay manggagaling sa Diyos. Alam niya ba, nakataas yung kanyang kamay, talagang nananalo sila eh. And could it be in our life? Kaya hindi tayo nagtatagumpay sa mga hinaharap nating battle ay dahil saan? Physical lang yung ating laban eh. Nakakalimutan nating lumaban spiritual. Mami, pakiano yung sound? Ayan, sabi rito sa verse 12, nangawit na si Moises. Ayan, nakataas ang kamay. The Bible says, Moses' hands became heavy. Alam mo, when we say became heavy, kumbaga parang pinapakita ito na yung battle dun sa panalangin, hindi naging madali para sa kanya. And I can say to you that prayer is sweet. Sometimes it's easy. Ang sarap ng presence si Lord sa panalangin natin eh. Tama? Pero may pagkakataon, it is hard work. May pagkakataon, nakakapagod. Mahirap, parang nakikipaglaban. Alam mo, totoo nga yun, after praying, 30 minutes, 1 hour of praying, 2 hours, nakakagutom, mapapagod ka din. Yes, it is refreshing, but there are prayers that talagang mapapagod ka eh. Gaya ni Moises, nangawit siya eh. Colossians chapter 4, verse 12, English Standard Version. Epaphras, who is one of you, a servant of Jesus Christ, greets you, always struggling on your behalf in his prayers. And kapag binasa mo yung word struggling, yung ibig sabihin nun is like entering a contest. Alam mo yun, para kang magko-contend in a gymnastic games. You are fighting, you are struggling with difficulties and dangers. You are striving. Alam mo yun, kapag nagpe-pray ka, para kang nakikipaglaban. Para kang nasa contest. Ganun yung experience ni Moises at pinapakita ng Bible sa atin. Na may pagkakataon na yung prayer hindi nagiging madali para sa mga leaders. Para sa ating mga mananampalataya. Totoo ba yun?
sino rito nanonood, nakikinig ka, masasabi mo, oh, pastor, pag nagpe-pray, parang ang hirap. Parang bilis kong mapagod. Pero pag nanonood ako ng movie, 3 oras, gising, nagising ako. Pero kapag prayer, parang bigla akong hinihipan ng mga masasamang espiritu, pinapaypayan ako, nakakatulog ako sa prayer. Alam mo, parang bigat na bigat yung katawan ko mag-pray. And Moses could relate to that. Nangawit eh. Kailangan mo maintindihan, yes. Yung pakikipaglabang physical, nakapagod yun. Pero mas nakakapagod yung pakikipaglabang spiritual. It's not an easy work to pray. Kaya alam mo, magpasalamat ka sa Diyos kapag naipapanalangin ka. Magpasalamat ka sa Panginoon kapag may mga taong nananalangin sa iyo. Kasi may nakikipaglaban para sa iyo. In verse 12, nangawit si Moises. Thank you Lord kasi nandun si Aaron at si Hur. Kumuha ng isang bato, pinaupo si Moises. Alam mo yun, habang hawak nilang pataas ang kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. So dahil nangawit si Moises na pagod, nandun si Aaron, si Hur, hinawak nila yung kamay. They became support, no, para kay Moises, para mapagtagumpayan nila yung laban sa mga Amalekites. And merong kailangan tayo mga tao sa buhay natin na makikipag-partner sa atin spiritually. Dito mag-work yung ating spiritual family. Are you part of a spiritual family na tutulong sa'yo para mag-intercede sa buhay mo, sa family mo, sa business mo? Ipinapanalangin ka kasi alone, by yourself, alam mo, mapapagod ka. Si Moises nga, nagbukas ng Red Sea to, napagod eh. Hello, hinampas niya yung bato, lumabas yung tubig. Grabing power ni Lord kay Moises, pero nangawit. How much more sa atin? How much more tayo? We need partners in prayers. We need intercessors. We need prayer warriors in our life. Kailangan natin ito. Hindi lang basta trabaho sa physical. Hindi lang pakikipaglaban sa buhay. There's something in the spirit. Kasi kung ang totoo niyan, kaya na ni Moises mag-isa, eh hindi na sinabing nangawit. Kaya niya na, nagtagumpay siya alone. But the Bible is teaching us that hindi natin kaya sa sarili natin. We need people around us, godly people. As sabi sa verse 13, dahil dito, natalo ni Joshua ang mga Amalekita. Wala na tayong iba pang option kung bakit sila nanalo, sinasabi ng Bible. Dahil sa panalangin ni Moises na hinawakan ni Aaron at Hur, nagtagumpay sila. Natalo ng mga Israelita ang mga Amalekites. And sinabi din ng Bible, kapag nakababa yung kamay, natatalo yung mga Israelites. Dahil nga po sa pagtaas ng kamay sa panalangin ni Moises, nanalo po mga Israelita. Life and death ang nakasalalay dun sa panalangin ni Moises. At hindi niya hinayaan na siya sumuko. Kaya ni-invite namin kayo na huwag niyong hayaan na kayo'y tumigil sa panalangin. Huwag tayong susuko. Makapangyarihan ng Diyos, di natin alam. As we intercede for people, as we pray for people, Lord, iligtas niyo po ang aking sambahayan. Huwag natin sukuan. Huwag natin tantanan ang Diyos sa panalangin na, Lord, iligtas niyo po ang aming pamilya. Lord, ang aking mga anak, mga magulang. Patuloy nating ipanalangin. And yun nga sinasabi ko kanina, hindi po lahat ng ating pagtatagumpay ay dahil sa sarili nating galing. At dahil nanalangin tayo, I believe because there are people also praying for you, for your family, for your promotion, for your business. Merong mga taong nananalangin para sa iyo eh. And alam niyo po, it is a reason for us para hindi tayo magmayabang. Totoo eh. Magiging humble ka lang sa mga success, sa mga tagumpay na pinagdadaanan mo, na experience mo ngayon. Kailangan natin mga kapatid na maging humble kasi hindi lahat ng mga pagpapala na meron tayo dahil pinagpray natin sa alone na tayo lang, may mga tao na nagpe-pray para sa atin. Another lesson is para hindi lang tayo lumaban sa physical. May mga problema, mga pagsubok, may mga laban ka ba na kahit anong gawin mo, no, bakit ganun Lord, hindi ako magtagumpay? Baka kulang ang spiritual battle. Kulang sa panalangin. Kulang sa kakampi para manalangin. Kaya alam nyo, yung mga tao na humihiling ng prayers, pastor, pa-pray naman, ganito. Alam nyo, para ka bang merong Aaron at Hur? Sa tuwing ikaw ay napapagod, merong nagpapatuloy sa panalangin. At isang araw, makikita mo na ang pagtatagumpay. Pinapakita po ng istoryang ito sa Exodus chapter 17, na yung kanila pong buhay, yung kanilang pagtatagumpay sa laban na yon ay dahil sa pagdepende nila sa Diyos sa panalangin.
Could it be in our life today, many times, sa buhay ng mga mananampalataya, we are defeated in that battle? It's because we do not pray. Hindi natin ipinanalangin. Kaya nung sila po'y nagtagumpay, makikita natin na yung panalangin ni Moises ang naging susi. At sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi nyo malimutan. Sabihin mo naman kay Joshua na lilipulin ko ang mga Amalekita. Alam mo, napakaganda na ayaw ni Lord na makalimutan natin yung mga pagtatagumpay natin. Para hindi mo siya makalimutan yung mga success, mga prayer requests mo, isulat mo. Doon papasok yung ating prayer notebook. And this time, Moses worshiped God by building an altar. Sa Exodus chapter 17 verse 15, nagtayo si Moses ng isang altar. At ito tinawag niya, si Yahweh ang aking watawat. Ang ibig sabihin nun, the Lord is my banner. Yun ang sinabi ni Moses no, sa altar na yun. Tinawag niya itong the Lord is my banner. Yun yung ibig sabihin ng Jehovah Nissi. At sinabi niya sa mga tao, itaas niyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. Yung the Lord is my banner. Yung parang flag, eh, no? Yung watawat, yung victory ng Panginoon na syempre hindi inangkin ni Moises yung tagumpay na dahil sa kanyang panalangin. Look at Moses, nag-build siya ng altar at nag-worship siya. Alam mo yun, yung altar na yun, ginawa niyang talagang ang altar na ito, ang tawag dito is the Lord is my banner. Yung pagbibuild ng altar is an act of worship, praising the name of God. Sa mga tagumpay natin, huwag nating i-claim yung glory, yung credit sa atin, kundi ibabalik natin sa Lord. Siya magbibigay sa atin ng tagumpay. Siya magbibigay ng sagot sa ating mga panalangin. And the Lord is my banner. God presented Himself as the one who leads us into the battle and He will give us the victory. Kapag tayo po'y lumaban under the Lord's banner, the victory is certain. The victory is sure. Kapag tayo lumalaban sa pangalan ng Panginoon, kapag tayo nakikipaglaban sa panalangin, sigurado ang katagumpayan. In this chapter 17 of Exodus, makikita natin yung mga example that God's power, yung power ng Lord and effort ng tao working together. Importante po, nagpe-pray tayo. Importante, nakikipaglaban tayo sa buhay. Yes? Pero importante din na kasama natin ang Panginoon. Makikita mo example na ito eh. Na sina Moises nagpray, sina Joshua nakikipaglaban, binigyan sila ng Diyos ng tagumpay. Sa Exodus 17 din, matatagpuan mo, hinampas ni Moises yung bato, si Lord ang nagpalabas ng tubig. And syempre, who will receive the glory? God. At ipinangalan ni Moises, the Lord is my banner. Hindi niya sinabi, Moses is my banner. My prayer is my banner. Hindi niya ginawa, Joshua, dahil magaling makipaglaban si Joshua, Joshua is my banner. The Israel is my banner. Hindi ganun. Ang ginawa ng altar ni Moises, sabi niya, pinangalan niya, the Lord is my banner. He acknowledged that God deserves the glory and honor for the victory they have received. Sa buhay natin ngayon, hindi lang ito labang physical, spiritual. Dagdagan mo sa panalangin. Yes, tuloy-tuloy ka lang sa pakikipaglaban. You're working. Pero tuloy-tuloy lang sa prayer. Lord, promote niyo po ako. Lord, bigyan niyo po ako ng increase. Yes, patuloy lang tayo na maggumawa ng mabuti sa mga mahal natin sa buhay, pag-share, but also dagdagan natin ng panalangin. Lord, I pray that you will open their hearts, natanggapin ka nila bilang Lord and Savior, that sabi mo, promise mo, yung buong sambahayan ko, maliligtas. We will serve the Lord. Lord, nagpe-pray po ako sa business ko. Lord, yes, ginagawa ko yung best with the marketing and everything, pero dinadagdagan natin sa panalangin. And I love that the Lord is my banner. Ginamit din to eh. Ito yung word na watawat. Ito yung flag that represents the victory of God. If you read, and I want to close with this, in Isaiah chapter 11 verse 10. Isaiah 11 verse 10, New Living Translation. In that day, the heir, yung tagapagmana to David's throne, will be a banner of salvation to all the world. The nations will rally to him, and the land where he lives will be a glorious place. Ang tagumpay ng kaligtasan ng buong mundo
sabi doon, yun ay tagapagmana ni David, ng kaharian ng trono ni David. At alam niyo kung sino yung heir of to David's throne? Kung sino yung manggagaling kay David? Alam mo yun, sa lipi ni David na magmamana ng kanyang trono, na sabi doon, the victory of salvation, the banner of salvation to all the world, ang magbibigay ng talagang tagumpay, may pangalan na yan. Si Jesus Christ. When we say, the Lord is my banner, Jesus Christ is our victory. Magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon Hesukristo. Tanggapin natin siya sa ating buhay, gaya ni Moises na nanalangin siya, manalangin din tayo. Na lahat ng laban natin, maging ang laban natin mga personal, spiritual, pamilya, sa ating mga negosyo, o maaaring ikaw ay may sakit ngayon, yung laban, dagdagan mo hindi lang physical, kundi maging spiritual. Isuko na natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Samahan mo ko, manalangin tayo. Let's close our eyes and bow our heads. Panginoon, salamat po. There are delays, distractions, but we have preached that Jesus Christ is our victory. Siya po ang nagbibigay sa amin ng tagumpay. Laban sa kasalanan, sa kamatayan, dahil siya ay namatay sa krus. Binayaran ng aming mga kasalanan at siya ay muling nabuhay noong ikatlong araw at nabubuhay magpakailanman, at kung sino man ang mananampalataya sa kanya ay mabubuhay din. Yes, sinabi mo Panginoon, John 16:33, that in this world, we will face trials, testings, and tribulations. But take heart, you have overcome the world. Napagtagumpayan mo na, Panginoon, ang lahat. Kailangan na lang namin maging panig sa'yo. Kailangan na lang namin isuko ang aming buhay sa'yo. Kaya, Panginoon, sa panalangin ito, tatanggapin ka namin sa aming mga puso. Sa bawat laban, samahan niyo po kami. If you're that person tonight, sinasabi mo, I want God to be with me in this battle of sickness, battle in my marriage, battle in my family, in my job, spiritually, emotionally, mentally. Kapatid, hindi lang to physical. Kailangan natin si Jesus. Spiritual ang laban. At alam mo na, kapag si Jesus ang kakampi mo, sigurado yung tagumpay. Salamat po, Panginoon. Sabay tayong manalangin. As you close your eyes and bow your heads, galing sa puso, bigkasin ang iyong bibig. Sabihin mo, Panginoong Jesus, kailangan kita sa aking buhay. Samahan niyo po ako sa bawat laban, Panginoon. Lord, inaamin ko po, makasalanan ako. Hindi ko kayang magtagumpay sa aking sarili. Patawarin niyo po ako. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Binubuksan ko po yung puso ko. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad mo sa akin at sa buhay na walang hanggan sa langit kasama ka. Tinatanggap ko po ang pagtatagumpay sa lahat ng aking laban. Samahan niyo po ako, Panginoon. Tinatanggap ko po ang banal na Espiritu. Maghari ka sa akin, Panginoong Jesus. Sa pangalan mo, tinatanggap ko lahat ng ito. Amen. Amen. Thank you, Lord. Kapatid, if you pray that prayer that you receive Christ in your life as your Lord, as your Savior, naniniwala ako, tinanggap ka ng Lord bilang kanyang tunay na anak. Nakampi mo ang Diyos. Ang Diyos ay nasa panig mo. Kaya alam niyo, mga kapatid, sa lahat ng laban ng ating buhay, taas mo yung kamay mo. Yes, minsan napapagod tayo. Kailangan natin ng tao, mga spiritual family, ng mga tao na tutulong sa atin. Godly people, that's why we're here. The church, to pray for you. Tulungan kang manalangin sa bawat laban. Battle of sickness, papanalangin natin yan. Araw-araw, hindi lang isang beses, hanggang magapi ang mga sakit na yan. Laban sa pamilya, sa marriage, let us continue to pray. Huwag kang susuko. At kung ikaw ay nangangawit na gaya ni Moises, humingi ka ng tulong para magpatuloy ang tagumpay sa iyong buhay. God has forgiven you. God has given you a fresh start. Ngayon, ibinigay na sa atin ng Lord ang kanyang pangalan. Jehovah Nissi, the Lord is our victory. The Lord is our victory. Huwag mo palitan yung Lord. Huwag mo palitan yung name ng Lord. The Lord,
Jesus Christ is our victory. Sigurado mararanasan. And as we continue in our relationship with God, gusto niya lumago tayo eh. Gusto niya mas lalo natin siyang makilala. At para tayong mga baby sanggol, kailangan natin ng gatas para lumakas, lumago, sumigla, mabuhay. Spiritually, yung spiritual milk natin, yun yung salita ng Diyos. That's why ni-encourage ka namin to give us this year. This year, i-commit mo yung sarili mo sa Panginoon. Magsimula ka, Lord, lahat ng mga online services, lahat ng salita mo, inuutos mo sa akin, gagawin ko. Give us the grace, give us the spirit. Magbabago yung buhay mo. Makikita mo ang pagtatagumpay ng Diyos sa bawat laban. Amen? Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Tapos na tayo in 5 minutes, but before we go, let's pray. Ayan, sa mga prayer requests natin, samahan mo kami, manalangin ka rin. Battle of sickness, promotion sa office, businesses, alam mo yung mga plano, maaring personal, marriage, samahan mo kami. At kung wala dito yung ipinagpe-pray mo, banggitin mo yung pangalan. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako, walang makapagtatago sa Kanya, kaya niyang abutin ang lahat. Kaya manalangin tayo one more time. Panginoon, maraming salamat po, for you are our victory. Salamat po, Panginoon, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Yes, Lord, we pray. Yes, Lord, we fight physically, spiritually, but Lord, you are the one who gives victory to your people. And we trust your name. You are our banner. The Lord Jesus is our victory. At Lord, lahat ng laban sa aming mga buhay, pagtatagumpayan mo kami. At nakita na nga po namin yon sa araw-araw na maraming laban na hindi namin nakikita. Pero lagi mo kaming pinagtatagumpay. Lagi mo kaming sinasamahan. Hindi ko may iniiwanan, kundi Panginoon, nangunguna ka para sa amin. You fight our battles, Lord God, but we will be there to pray, to fight, Lord God. Maraming salamat sa pagtatagumpay. Patuloy po namin ipinapanalangin ang pagtatagumpay araw-araw, laban sa mga sakit, virus na nagkalat. Lord, every day na kami gumigising, malakas, walang sakit, may magandang kalusugan, is a victory won that the Lord Jesus has protected us with the blood. Kaya Lord, ang aming pamilya, mga anak, na patuloy na may magandang kalusugan, may kinakain, na po-provide ang mga needs, it is the victory won of Jesus Christ, our great healer, our great provider, our victory. Ikaw yun, Lord. Panalangin din namin, Lord, na mapagtagumpayan ng aming mga kapatid ang mga sakit na kanilang pinagdadaanan. Kung yung iba dito, binigkas na yung pangalan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Itong tao na ito, nakikinig, nanonood, pinagpe-pray namin, Lord, hipuin niyo po. Napagtagumpayan mo na ang lahat sa iyong mga latay, pinagaling na kami. Kaya Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, itong tao na ito, pinaalis mo na ang mga sakit, disease, virus, cancer, bukol, sakit sa tiyan, sakit sa bato, sa atay, sakit sa dugo. Dadaan ka sa isang matinding operasyon, God will give you victory in that operation. In Jesus' name, every battles in your body, in every sickness, maging battle sa mental, emotional, battle against depression, stress, anxiety, worries, and fear. Lord God, you have won the victory. And we declare your name, Jehovah Nissi. Salamat po sa pagtatagumpay. Tinatanggap namin ang kagalingan, kalakasan, kalusugan, protection, even mga battles namin sa pang-araw-araw, Panginoon, we are receiving the victory. And Lord, we also pray for our battles sa kaligtasan ng aming buong sambahayan. May mga hindi pa naliligtas sa aming pamilya, pihitin mong kanilang mga puso patungo sa iyo. Tanggapin kanila sa kanilang mga buhay. Tinatanggap namin ang kaligtasan ng aming pamilya sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Ayan, tunay nga ang ating Panginoon. Yes, God. Kapatid, if you pray that prayer with us, we believe naririnig tayo ng Panginoon. And like Moses, let us continue to pray for our family, for our children. Let us continue to pray for our loved ones. Let us pray for ourselves, but also for our loved ones, for the people around us, for the church. Also pray for us. Sasagot ang Panginoon at bibigyan niya tayo ng tagumpay sapagkat ang pangalan niya, the Lord is our banner, Jehovah Nissi, our victory.
Ayan, salamat sa Diyos sa mga nag-send po ng stars. God bless you po sa nag-send ng stars. No, praise the Lord sa buhay ninyo. Salamat sa Panginoon sa mga kapatid natin for joining us sa ating digital evangelism. Mami Cynthia, Serafica, salamat po sa stars. Ayan. Iniipon lang natin yan. Lahat po yan ay papasok sa ating Operation Bangon. Yan, salamat sa Diyos. And we'll give you updates. Salamat sa Panginoon. And salamat sa Diyos dahil patuloy ang tagumpay na ating nararanasan. At kung may laban, pinapaalala. Hindi lang physical ha. Samahan natin ng spiritual. At doon nakasalalay ang ating pagtatagumpay. Kaya kung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo bilang Lord and Savior, praise the Lord. Sabay-sabay tayo. Let's declare together. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Amen. Amen. Sigaw mo, power is in you, Messiah, Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Rapha. Salamat sa Diyos. Thank you for joining us. Power is in you, Messiah. Nandun ang ating Panginoon Jesucristo. Salamat po. Thank you for joining us on our OPM online prayer meeting, live na live din sa Jesus Comfy Church muli. Ako si Pastor Roban. God bless you. Have a great night. There's victory in the Lord.